Mga pre, balak ulit tayo ng architectural utility sa electrical. Patunayan natin na ang neutral ay hindi dapat dinadaan sa breaker. Base sa mga book. Buksan natin. Una yung book ni Max Fajardo. Tignan nyo. Yan. Basahin ninyong mabuti yan. The National Electrical Code defines ground as zero voltage. The purpose of grounding the circuit is to fix permanently a zero voltage point in the system. The grounded line of a circuit should not be broken nor fused to maintain a solid uninterrupted connection to the ground. Diba? Malinaw na hindi dapat dinadaan sa breaker yung neutral. Yan. Pakita natin kung ilang beses sinabi. Yan. Dito ulit. Yan. The protection of branch circuit is tapped to the hot line or live wire. The grounded line being neutral zero voltage is not protected with fuse. This is one advantage of the multi-ground system, di ba? Malinaw. Samantalang pag line to line, yan other electric service system on the other hand are classified as line to line, wherein the engaged voltage is 115 over 230 volts, which is requires fuse protection for both lines. Kasi parehas na live. Malinaw dito na sinabi na hindi binibrikeran yung neutral kasi zero volt siya, diba? Isa pa. Yan. Yung example dito ang tinutukoy yan. One safety switch could supply two lightings and convenience outlet at different branch circuit voltage without the use of fuse cut out. This is only applicable to the line to ground or multi ground system being used by the electric operatives, di ba? Tingnan nyo ah. Yan, live yung red, kinulayan ko na eh para medyo madaling ko intindi. Red, live. Na jumper para supplyan ang line 1, line 2 na fuse. Ngayon yung red ang kapares niya yung blue. Yan, para sa CO. Tapos ito naman, yung red na yan, kapares niya yung blue na yan ay para sa lighting outlet. Diba? Malinaw na yung neutral hindi dinaan sa fuse. Okay, sa breaker, diba? Ngayon, libro ni Max Fajardo. Ito naman. Tignan din natin dito. Yan. Yan o. A neutral wire must never be interrupted by fuse or circuit breaker. Diba? Tumingin tayo ng example. Yung hot wire doon sa hot bus bar. Ibig sabihin, dyan nakakonect sa breaker. Diba? Yung neutral hindi. Nasa neutral bus bar. Diba? Ngayon, tignan nyo rin to. Yung mga tinuturo ko sa video ko. Kung alin ang tama. Diba? Yung neutral, hindi dinaan doon yung switch. Doon sa hot wire dapat. Diba? Tingnan nyo dito. Diba yung example ko na ito? Yung ito. Yung red sa switch, sa live. Para pag pinatay mo, hanggang dito lang yung daloy ng kuryente. Mahawakan mo man yan dahil naka-off. Mahawakan mo man yan, hindi ka magkukuryente. Hindi kagaya nito. I-off mo man, mamamatay. Totoo mamamatay yung ilaw. Pero yung live niya hanggang dyan. Pag inalis mo yung bumbilya, yung live niya dyan, yung ito or ito. Depende sa pinagkabi mo. Kaya ang dapat na tamang kabi dyan, yung sinasabi ko, yung red, dapat dyan. Tapos yung
blue dapat jan. Para zero ito, zero voltage ito. Ah, di ba? Malinaw. Nasa buklat ang aking sinasabi. Di ba? Oh. Ngayon, pakita ko kung paano ang wiring ng line to ground tapos line to line. Kasi sa video ko na isa may nag-comment kung paano ba i-wiring ang kwan. Kasi sabi pa niya sa akin, pwede bang neutral breakeran tapos idikit din sa ground yung neutral bus bar? Walang silbi breaker yan. Oh, ganito ang tamang line to ground. Pag line to ground ka, dapat ganyan hot wire, jumper para supply ang bus bar 1 and 2 live silang lahat. Oh, di ba may nakita na kayong video kung ganoon sa actual pa ng tester, di ba? Ngayon yung paris niya kukunin sa neutral. Oh, tignan niyo yung line to line, maksaya sa breaker. Eh? Main tapos branch 1 2 3. Di ba? Tapos useless pa yung ground. Mag-grounding ka, useless yung ground mo. Ngayon, pagdating sa line to ground, tignan mo yung mga branches na mabubuo. 1 2 3 4 5 6. 6 branches. Ito 3 branches lang. Oh, di ba? Kaya dapat pag mag-wiring, pag line to ground ang power source, dapat ang wiring din ng panel board is line to ground. Ito 'yon, line to ground. Ito line to line. Ito yung mali, ito yung tama. Okay? Ayos.